I'm blessed with you, bring us a lesson 19 in our field of course. And the subject before us is the foreknowledge of God. Last Wednesday, we talked about the knowledge. Tonight, we will be talking about God's forward knowledge. Yeah. Ibang pagkakaiba. Knowledge can be two different things. Knowledge can be an attribute, but it can also be an act. So when you take for knowledge as an act, when you take knowledge as an act, it is called for knowledge. Also known as foreordination. Yeah. Usually, when you say foreknowledge, I'm objected to are persons. Usually, God's elect. Yeah. Usually, yan ang objective foreknowledge. Pag mga unbelievers, hindi ginagamitan niya ng foreknowledge. Foreknowledge is only use of persons, more particularly of God's elect, of God's chosen people. And foreknowledge can also be interpreted as love, from the word know. Or the root word do. If you remember how for love. The Bible sinabi ni Adam knew Eve, di ba? What happened? She conceived. So it has a connotation of intimacy, right? Intimacy. And Adam knew Eve and she conceived another son. After his own image, and she begat Seth. And he knew again. Pero pa isang verses, Matthew 7, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. Hindi pwede sabihin na of designs na tinutuwi ko. Wala ka ng tao, hindi kilala Diyos eh. Diba? Lahat ng tao, kilala ng Diyos. Pero bakit na sinabi, I never knew you. Because the word you, that means love. I never love you. I don't love you. Depart from me. Another verse. So, if I'm not mistaken, you know, Amos 3:26. You only have I known of all the people of the earth. You only have I known, referring to Israel. Ano sabihin ng known doon? It means love. Lalo sabihin natin na pagkakakilala at tinutuhin doon, lahat ng bansa, kilala ng Diyos. Diba? Lahat ng bansa, alam ng Diyos. Walang bansa na hindi alam ng Diyos. Pero bakit sinabi ng Bible na, you only have I known. Dahil ang Israel ang chosen nation. So it means, no, the word no is love. No means love. At sinabi, you only have I known, you only have I love. Kailangan minahal ko sa lahat ng mga bansa, so they did, kailangan ang minahal ko. You are a chosen nation. You only have I known. Pero kung ibig natin sabihin yung tukol ng sanali o science, ito yun, attribute yun, attribute. Merong attribute ng Diyos na alam niya ang lahat, it's called omniscience, di ba? When you say God's knowledge of everything, of all people, of all places, it is called omniscience. He has knowledge of everything. Pero when you take knowledge as an act, it is called foreordination or foreknowledge. Kasi itong word na foreknowledge, it is very, very much misunderstood.
Inamit pa nila yung verse na Romans 8:29. For whom he did foreknow. Kaya sabi nila, ika nila, sabi ng verse na yan, lahat ng bagay alam na ng Diyos. So they take the verse to mean what? To mean omniscience. Kinuha nila yung verse na Romans 8:29, for whom he did foreknow, para sabihin na yung foreknow doon, yung omniscience. Mali. Totoo po na God is omniscient, but Romans 8:29 is not the verse for that. Because verse 29 of Romans 8 takes foreknowledge there in different thing. Kumbaga, iba yung tinutukoy ng foreknow doon sa Romans 8:29. Hindi yan omniscience. It is an act. Action ng Diyos doon. For whom he did foreknow, or for love, or for ordain, then you also did what? Did predestinate to be conformed to the image of His Son. Mali yung understanding na alam na ng Diyos, nakatanggap yun eh. Kaya niya predestinate. Alam na ng Diyos yung lahat ng tao kasi hindi pa niya nalilikha. Alam na niya mangyayari. Alam na niya si Brother Ray pag na-presentation sa na-presensya na niyang gospel, alam na ng Diyos na tatanggap siya o maniniwala siya. Kaya in election ng Diyos, ang verse nila, Romans 8:29, for whom he did foreknow. They're taking a verse and offer a different context. Hindi po yung ibig sabihin ng verse pa. Ibig sabihin ng verse sa Romans 8:29 is, ang kanyang minahal, kanyang predestinate, and ultimately, all of them will be what? Will be glorified. Okay? Yung word po na foreknow sa Romans 8:29, as I said, it is a verb. Verb po yan. It is an act. Verb po yan. Pag itatay po yung knowledge as a noun, ito yun, omniscience. He has knowledge of everything, no? Omniscience. We call it omniscience. But if you take it as an action, it is called foreknowledge or foreordination. And the Greek word for that is what? Prognosko. Or prognosis. Yeah. Prognosis. The noun form of the verb, parang yung noun form kasi ang verb yung isa, di ba? Pagkaya ng walk. Walk verb. But you can make it a noun, di ba? Your walk. Your walk should be good or straight. Your walk should be holy. So, ito yung counterpart ng ano? Counterpart ng layar. Diagnosis. Ha? Pag sinabi yung diagnosis, yun yung findings. Diba? Anong kauna? Prognosis o diagnosis? Anong dapat mauna? Diagnosis o prognosis? Pag sinabi kasi prognosis, yun na yung kaya kasi ito mo, wala yung diagnosis. O anong dapat mauna? Diagnosis o prognosis? Diagnosis muna, di ba? Diagnose mo muna. O matapos mo ma-confirm na talagang ang dahilan ay mag-gulati siya, o ito na ang ato natin. Prognosis, ito na gagawin natin. Magtipti kayo ng tao ng bayabas. Kanya ng bunga ng bayabas sa bubot. At sabay-sabay niyo ipakain. Bukas! Ito niyo, observahin. Yun na yung prognosis yung gagawin. So you can see that the word for know here is the act of God. Ang ginawa ng Diyos, minahal. Pwede niyong sabihin yung verse na, ang lahat ang kanyang minahal. Ha? Ang lahat ng mga minahal ng Panginoon. Then you also did what? Predestinate. Hindi yung ang lahat ng mga alam ng Diyos ang natatanggap sa kanya. Hindi ganun mo pagkakaunawa dapat ang verse na. Hindi ganun. Hindi ganun mo. Kaya tuloy, puso-puso ngayon ng mga Baptists, especially
There are so many Bible Baptists na kanilang paniniwala sa election is what? Based on foreseen faith. Ayan ho ang ito ang embrace ko na paniniwala kapag nasa dating pagpapalamay. I've been a Bible Baptist for 14 years. Yan ho, tinuro sa amin sa simbahan. Yan din ay tinuro sa school. Na nakita na ng Diyos yung mga kung sino maniniwala sa Panginoon Jesus. Kaya in-elect sila ng Panginoon. And their verse, Romans 8, kasi ang Diyos, alam niya lahat ng bagay, omniscient siya, but they use the word verse of Romans 8, na hindi naman nila yung sila ng Romans 8, 29. Kala nila yung Romans 8, 29, alam naman Diyos lahat ng kung sino maniniwala sa Panginoon. Alam naman Diyos kung sino tatakla. Totoo yun, ano? Pero hindi nang ibig sabihin ng Romans 8.29. Ang ibig sabihin ng Romans 8.29, lahat ng kanyang minahal bago pa nalalang ang mundo. Ha? Kaya nga ako, knowledge. Lahat ng kanyang mga inibig bago pa natatagas sa libutan, then he also did predestinate. Moreover, whom he did predestinate, then he also what? Then he also called, and whom he called, then we also justify, and whom we justify, then we also glorify. So you could see that the beginning of everything, ang simula ng lahat ng grasya ng Panginoon, nagsimula saan? Sa foreknowledge. Nagtapos saan? Sa glorification. Ang pinagmulan, love or foreknowledge of God, or love of God. Yan ang pinagsimula ng lahat ng pagpapala ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya niya ginawang predestined tayo, ginawa niya tayong tawagin sa kaligtasan through effectual calling, nagawa niya tayong aringgana or justify, and eventually to be glorified when the Lord Jesus Christ comes back. Okay? So the doctrine before us is important because all the works of grace start with it. Yan sinasabi ko ng Genesis ng mga anak. Kaya ang Diyos nagsugo ng kanyang buktong na anak. Kaya niya sinugo ng banal na espiritu. Kaya siya nagpadala ng mga preacher. Kaya mayroong sanctification. Kaya may glorification. Lahat siya nagsimula dito sa kanyang pag-ibig. Lahat ng kanyang inibig gusto niya nakapagkuha sa intended result or intended purpose. So pinagsimulan for knowledge of God. Most men are agreed upon this, but upon what it is, they are not. Lahat, they agree na may foreknowledge ang Panginoon, pero sa pagkakaintindi sa foreknowledge, marami hindi nagkakaisa. Hindi nagkakaisa sa pagkaunawa. Ano yung foreknowledge? Explain the two common schools of thought. Yung una, yung kinukwento ko na causing faith. Nakakita ng Diyos. When he looked into the future, wala pa tao, nakita na niya kung sino yung iniwala. Yun yung number one. And number two, God planning, deception, prognosis. Ang Diyos, sinadya niya sa dinamilan ng tao, ikaw, ako, ang kanyang piliin. Inlanan ng Diyos yun. So, saan tayo nagsusubscribe? One or two? You subscribe to the second. Letter C. All the scriptures are Romans 8:29, Romans 11:2, Acts 2:23, 1 Peter 1:20. You study personally, but I think it's a Bible, you know, understand. Seven times, it means prognosco, verb form, and in its noun form, twice, prognosis. Letter E, this is a generally and woefully misunderstood doctrine. Totoo naman. Dahil nung sovereign grace na ako, doon ko lang naintindihan, word na yung verse na yan, Romans 8:29. Kung hindi pa ako sovereign grace, natatagaan ko lang yan, pero hindi ko naunawa niyan, to be honest. Hindi ko naintindihan yung verse na yan. Ati ko lang nagagandaanan yan. No one ever dared to explain that. Wala mo. Na-explain yan sa akin. Di sa preaching, hindi nila na-explain yan. Kung ma-explain nyo naman, kapag ma-explain, nakita ka na yung Diyos kung sino matangga. Nangyari. Yung kakaintindi din sa Diyos. Letter F, we must be careful to know what meanings in Scripture. The world's meaning of a Bible word is not always the Bible meaning. So, when you study the Bible, be careful with your word meaning. Huh? Word meaning. Do not take the dictionary meaning and take it
as equivalent in all cases to the meaning in the Bible. Hindi parating ganun. Especially, ang English word na ginamit dito is what? 400 years old the English. Ang King James na 400 years in 2011. 1611 King James, or 2011, and 400 years old ang King James. Sa isang halimbawa niya, yung word na left. Nabit yan sa Thessalonians, 2 Thessalonians 2. Sa ngayon, modern meaning ng left, ano? Anong meaning ng left niya? Let it go, let it go. Udali na let it go. Hayaan mo! But 400 years ago, left means what? Prevent, hinder, or restrain. Ay, ibig sabihin lang sa salitang let mo araw. Kapag binasa niyo yung 2 Thessalonians 2, the mystery of iniquity that already worked, meaning yung spirit of the Antichrist, is already at work in this world system. Umiiral na yan. Wala pa man siya, pero yung sistema niya, umiiral na sa mundo ito. This world is what? This world is anti-God. Yan ang sistema ng Antichristo. Kaya sabi ni Pablo, umiiral na ang Espiritu ng Antichristo ngayon sa mundo ito. Only He. Sino yung ego? Only He who now let us be left until He be taken out of the way. Referring to the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit, Spirit ko tumutuhoy doon na ang common restraint. He restrains the wicked one. Champo itigil until He be taken. Kailan tukoy ng Spirit? At the rapture. Nasa Holy Spirit, bumaba, di ba? Kailan bumaba ang Holy Spirit? At the day of Pentecost, bumaba ang Spirit. Pag nag-rapture, nabalik na po ang Holy Spirit. Aalis na sa mga buhay. Pero sa ngayon, hindi pa siya kinubuha. Pag-ministry niya ngayon sa atin at sa mga unsaved. He proves, He convicts, and convinces men of sin. And He restrains the wicked one. You know what? Pag hindi pinipigil ng Holy Spirit ang kasamaan, hindi lang ganito kasama ang mundo ngayon. Hindi lang ganito. Pastor Ray, hindi pa. Alam mo ba na merong ongoing war ngayon dito sa first heaven at sa second heaven? Alam mo ba na? Alam mo ba na bago makatawid ang anghel galing sa langit, pag parito rin, inaaway muna sila ng mga anghel sa second heaven? Alam mo ba? Sa book of Daniel, di ba nangyari yan? May inutusan ang anghel ng Panginoon para dalhin yung mensahe kay Daniel. It took Daniel how many days before he reached Daniel? Ilang araw? Dahil nakipagpambuto sa kanya yung mga demonyo dyan sa second heaven. To humingi nga ng ano, ng rest back. Rest back pata ko. Reinforcement, humingi ng reinforcement ng angel at tinulungan siya ni Michael. Pero kung tinulungan si Michael, mahirapan yung angel dahil nag-aaway sila sa second heaven. Ayaw nalang passing mensahe kay Daniel. Tungkol sa plan of the ages, sa Gentile world. Ilang araw bago nakatawid yung angel. Ilang nakakalala sa inyo. If you have read Daniel. It took the angel 21 years. Kaya pagbalik ka sa langit, pagkagaling ka Daniel, another 21 days na. May conflict ko ngayon mga kapatid. Kaya kung hindi lang sa pagkilo sa Manal Espiritu, hindi lang ganyan pa kasama. Alam niyo ba na ang demons labas-masok ng tao? Maraming klaseng espiritu, di ba nang nag-marriages na niya? Ang mga ko nagtatestify din eh. The spirit of what? Spirit of slander. Ano slander? Spirit ng atok. Kasi ni slander, tulog yan. Atok, ano? Kaya sabi ng slander kaya ni parang wala akong pakialam. Parang wala akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Kahit ni Daniel, parang wala akong. Yung spirit of love na nakakatulog ka. Spirit of what? Spirit of greed, spirit of lust, of wickedness,
spirit of jealousy, spirit of hatred. At ang mga demons na mas masok na. Diba sabi ng Panginoon sa Matthew, ang demonyo, tumitira yan sa tao. Aalis. Pagbalik niya, pag natin na siya malinis, magsasama ka. Diba ang nabasa niya sa Gaskal? Nabasa niya? Pagalis ang demon, pag nakita niya ng empty, yung nalisan niya, wala pa rin nag-occupy, magsasama pa siya ng iba pang mga demon na mas ano pa? Mas masama pa kaysa sa kanya. Hindi lang na mga unbeliever sa mga demon, labas masok lang sa kanya. Labas masok lang. May mga napakunggali natin yan sa araw ulit ko eh. Hindi ba mga demonyo? Hindi ba mga demonyo? Ang araw sa atin, araw ng mga Panginoon. Ang sila mga pinasok ng demonyo. Alam mo natin that God begins to bless His ministry. Satan will be out there to oppose. Because God, Satan does not want God's word to bless them. Hinihinder yung gawa ng Panginoon. Yan ang plan ng hinder. And at the time na ma-master mo ang certain weakness mo, paglabado ng weakness mo, lumakas ka na sa kainahan mo, He will search for another weak spot. Harap ka naman dyan ang weak point mo sa kamahina. Doon ka naman niya. Iharas. And the battle never stops. Don't ever think about the majota. Titigil siya sa majota. Mas mag-intensify pa ang kanyang mga dalawang sa'yo. I remember one time, a very old preacher, Pondana, sabi niya, please pray for me, because I could feel that all of Satan's cannons are aimed at me. Ang mga kanyon ni Satanas, naka-aim lang sa akin. Matandang pastor mo yun, very kind. Sige, habang nagmamature ka, habang pwede dyan sa Panginoon, mas nag-intensify ang pagkilos o pagkos ng demonyo. Kaya na nasa conflict tayo mga kapatid. Huwag tayo magpapaisa at magpapaulay. Maraming pamamaraan. Kaya sabi ni Paul, I am not, sabi niya, we are not fools. Hindi kami halim para maisahan sa mga wiles of the devil. Sa kanyang mga schemes. Hindi kami napapanimlan sa kanyang mga gawain. Okay? So, letter F, we must be careful to know word meanings in Scripture. The world's meaning of a Bible word is not always the Bible meaning. Another word, yung prevent. Oh, ano naman yung prevent sa Bible? Nakita yung word na prevent. So, ngayon, when you take prevent, sabihin, hit there, ngayon. Pero, in the King James Bible, may meaning po dyan yung prevent na yung sabihin ko ay unahan. Unahan. Sinabi ni David na, I prevent the dawn in my prayers. Sabi na, I prevent the dawn. Mas nauna pa ako sa madaling araw. Bago pa ako buwang diwayway, nananalangin na ako. I prevent the dawn. Yan yung sabihin na. Okay? Ganun din yung ano pa, flesh. So ngayon, when you mean flesh, it means what? It means meat, di ba? Karne. But in the Bible, when you say flesh, it means what? Sinful lust, di ba? Lust of the flesh. Fleshly lusts. Tungkol yan sa pita, no? Lust of the flesh. Pero ngayon, pag sinasin mo flesh, karne. Right. So, ang buko natin meaning ay yung Bible meaning. Let's go to number one. For knowledge is a divine attribute, but this statement is questionable in that for knowledge is also a divine act. When we mean attribute, it is called omniscience. In the conventional sense, dealing with Christians, it is an attribute. When you mean the Lord's knowledge of everything, omniscience. Number two, for knowledge is a divine act.
In Bible usage, it is usually an app rather than science. For whom he, for you. Diba? Sentence yan? Or sentence fragment. At the verb. The verb is what? For you. For whom he, for you. So, wala kang sentence na walang verb. And the verb in that sentence is for you. Science-wise, of course, everybody, because he knows all. No? Who would of himself repent and believe? Sabi natin na, alam na ng Diyos kung sino man ang palataya. Wala naman. Alam ng Diyos kung sino man ang palataya ng tao. Meron ba mananampalataya ng tao sa sarili ng nila? Tandaan po natin mga kapatid, ang election, bukas ako ng topic na medyo ang hinihingi ng pagkakataon na. Pero alalo kayo mabuluhan. Ang election is unto what? Election is unto pumili ang Diyos ng tao para maligtas. Therefore, ang assumption, anong assumption? Ang assumption, ang mga pinipili, fallen. Wala namang pipiling maligtas kung hindi naging fallen. And there's another assumption. Another assumption is, kaya naging fallen, there is first a decree to fall. Diba? At ang isa pang assumption, magkakaroon muna ng decree of the fall, if there will be a decree to break. Kasi hindi mo tama ang quote, walang creation. Tama? Parang nyo, yan ang mga theological issues. Noong araw pa, no? Yung mga tinatawag na supra-lapsarianism, infra-lapsarianism, ultra-lapsarianism. Pero, pag sinabi ho natin election, it is one unto salvation. At bakit may pinipili ang Diyos para maligtas? Because there is an assumption that ang mga pinipili ay mga unto, mga fallen. Mga fallen. Hindi mo nang pipiliin niya para maligtas na hindi sila fallen. So, nandun muna yung assumption na these people are fallen or will fall. No? There is a degree of the fall. Ngayon, dinudugto mga iba, therefore, ano po ng decree to rate? Mga kaso mo naman. And then, ito din ako. Ang supralap sa Yunis. Okay. Ngayon, kung ang pinili ng Panginoon mga fallen, para maligtas, in their fallen state, meron ba mananampalataya? Kasi ang tinanalala ng iba, nakakita na ng Diyos kung sinong mananampalataya. Eh, lahat fallen. In man's fallen state, meron ba mananampalataya? Wala eh. Ibagsak ka naman, ang ganda ng argumento. Kaya sinasabi niya ng author dito, who would of himself repent and believe? Nobody or no one is like this. Whom he would turn by the might working of grace? Those he loved with an everlasting love. Sino naman sa mga fallen ang i-convert ang Panginoon? At kikilusin ng Diyos through the working of His grace. And yung mga out of the fallen creature, out of the fallen mass of people, eh, pinili niya sa kaligtasan. Yun ang mga kikilusin ng Panginoon. They are God's object of grace, they are God's object of mercy, and they are the object of the Lord's atonement. So, nag-grasp ko ba natin? Nag-grasp ko natin? Nag-upa natin? Medyo isipan natin ang spiritual mga kapatid, no? Medyo malalim-lalim. Nag-aalam natin. Hindi mo pwede sa lazy mind. Ang ating sabihin na, pwede bang iba naman tayo, kung naroon tayo ng pies, naroon lang tayo ng giving. Di ba, sa Bible to, wala natin alalim, no? Teach the whole counsel of God. Number three, for knowledge and for ordination, when for knowledge is used biblically, as a divine act, it is almost the same as foreordination. Applied to events, it often means prescience, but is predicated upon God's effect or permission. So, pag ang foreknowledge or foreordination, ang meaning ay mga event,
It means what? Prescience or foreknowledge of everything. Pero, nakaparati pa rin nakakabit na sa salvation ng Panginoon or sa pagkukos ng Panginoon, sa degree ng Panginoon. Literacy, when it refers to persons, it or deals with persons, it means to love, choose, or ordain. The word for knowledge does not appear in the Old Testament, but what you see there is the word know. And frequently does not mean science. Kagaya ng Hosea 8:4. Tingnan natin yung Hosea 8:4. Daniel, Hosea. They have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. For their silver and their gold have they made with their idols, that they may be cut off. Kaya niya na, they have made princes, and I knew it not. Naglagay sila ng mga prinsipe, and I knew it not. Ano yung word na I knew it not? Does it mean science? Cognizance? Hindi ba kilala ng Panginoon? Hindi ba kilala ng Diyos yung mga prinsipe? Hindi niya kilala by name? Or hindi niya alam na nag-exist pala yung ng mga tao? Yung mga ginawa nila ng prinsipe? Alam! Pero bakit sinabing, they have made them princes and I knew it not? Because the word knew there means na ang mga niluklok nila mga leader ay mga unbeliever. Ang niluklok nila mga leader nila ay hindi mga aprobado, hindi aprobado ng Panginoon. Walang pagmamahal ng Panginoon sa mga niluklok nila ng leader. So the word took, ano, means what? Love. Or descended yan ang Congolese. Yun yung Amos 3:26, yun din yun. You only have I know of all the people of the earth. Kailangan known or loved by the Lord. Letter E, the word is often so used in the New Testament. Matthew 7:23, depart from me, I never knew you. So the word know refers to persons. Tao yan, no? And it means love. Letter F, the Bible word then means to look upon with a benevolent purpose. Yung pagmamahal. Yung pag-ibig. May mabuting lagunin. Letter G, all the pronouns are to be finally glorified. Thus, it is the foundation of all future blessings. This is nasabi ko na dito lahat nagsimula. Lahat ang foreknown, lahat ang foreordained, saan magtatapos? Glorification. Ano yung glorification? Mawawala ang old sinful nature at magkakaroon tayo ng ano po, resurrected body o resurrection body. Yun ang magiging ending ng lahat ng grace ng Panginoon. Pero saan nagsimula? For knowledge or for revelation. Yun ang sinasabi na all the foreknown are to be finally glorified, thus it is the foundation of all future blessings. Jacob by my love, Esau that I hated. Why should we talk about it? Letter I, what is the value? According to Romans 8:28, the value of the doctrine, it gives a soul resting statement. Verses 29 and 30 explain it. So, anong value nitong doctrine of ordination? Nakakaroon tayo ng isang lugar sa ating isipan. Alam niyo po mga kapatid, mahirap patayin yung nasa isipan. Pwede mapatay ang katawan, pero kapag isang bagay nasa isipan, isang konsepto o isang idea, mahirap mapatayin. Alam niyo po kung bakit ang insurgency sa Pilipinas ang karuna. Ilang taon ang insurgency sa Pilipinas? Anong panahon pa lahat? Anong panahon pa lang? Ila Jotaro? Luis Taro? Jotaro? Sino ba yung Jotaro? Ang hap sa niya kasi Jotaro ka. Luis Taro? Luis Taro? Si Luis Taro?
wala pang mga hapo, talagang aktivista na yan. Gusto na niyang maging mag-spread, kaya ng mga buhapos, wala pang mga hapo niya, patang pa yan, kaya nakamasa na yan. Alam mo bakit may matagal na pa kaya? Tayo na nga lang yata may natitira yung insurgency sa mundo. At alam niyo ba na sa buong mundo, pinakamatagal na jihad, yung jihad ng Pilipinas. Umabot ka ng 400 taon, hindi pa yung tapos. Noong pa, marit ang Moro, ngayon, Moro pa rin sila. Naglalaban pa rin ng bansa Moro. At nakikipagpatayan sila dahil bansa ito ng mga Moro, hindi ito bansa ng Espanya. Kasi sa Pilipinas, bansa ito ng Spain, dahil ito na ngalan sa kay Hari Felipe. Ayan ang Pilipinas. Kaya the Don Juan to identify with Spain. Hindi ito bansa ng Espanya. Hindi kami nag-identify kay King Philip. Bansa ito ng mga Moro, nadaptan lang ito ng mga Kastila. Wala pa Kastila, dito na kami. Bakit kami ngayon ang naging minority? Kami ngayon ang nawala. At yung Espanya ang pumalit. At kayo, mga Pilipino, nag-identify sa Espanya. Dapat bangsa Moro tayo. Kaya nahihirap pa ba tayo because aming idea yan, concept. Ngayon, using the, gagamitin ko rin niya. Kapag alam ninyo ang sequence nito, ordination, calling, justification, sanctification, and glorification, sabi na ating lesson, it gives what? Rest for the soul. It gives what? Rest. Nagbibigay ito ng rest sa atin. It means, mga kapatid, nagkakaroon ng lugar sa ating isipan na walang pwedeng makadisto. Hindi kayo guluhin ng nagugutaw na Makati, lumulubog na ang tagib, hindi niya kaya mag-disturb niya. Anong ibig sabihin? Aga naman, magugutaw ng tagib, pwede makat ka, makikita ko siya kayo sa langit. Yan ang ibig sabihin na hindi ka naging disturb. Tatay, wala nang bigas, aga naman. Ano ba ako yung gagawin ko? So magkakaroon ka ng ano? Magkaroon ka ng matatag na lugar sa isipan na kahit Satanas hindi kayo buhagin. Hindi niya ma-penetrate yung kwarto na yan, yung room na yan sa isipan mo na kahit ano nangyayari sa paligid mo, talaga hindi ka mabibigyan. Nagkakaroon ka ng indomitable spirit sa iyo. Hindi kaya ang buhagin niya, ang kahit anong sugyo na hindi, ang kahit anong cancer, kahit stage 7 pa na cancer. Huwag ko kayong magbibigla, pero kayong stage 7. Lindok, di mga mga bigla sa cancer eh. Sa 7 ako nabigla eh. Pero pa talaga noon, 7. Nagkaalam niyo ako din ang pagmamahal ng Panginoon, project tayo ng pagmamahal ng Panginoon. At doon din tayo magtatapos sa kamay ng Panginoon, di ba? I remember one time, no, traveling from Visayas, pabalik ng Manila. Grabe yung turbulence. Nag-iiyakan na yung mga pasahero. Sabi ko, dito na rin yata ako mamatay. Hindi isip ko, ganitong paraan ako mamatay. Parang nasarap din dahil, ano yung instant, di ba instant? Pag-iisip ko yun, ano sa kailin ng mundo. Yan yung sabihin na, pag meron ng doktrina, hindi ka nagpapanik, hindi yung, asan yung exit door? Wala akong pakilag sa inyo, basta tatalon na ako. Ayoko ba mamatay? Meron ang payong na malaki, para siya ko sa payong. Hindi ka na, lahat ng paraan, gagawin mo. Ayoko ba mamatay? Samantala yun, nasa, nasa bingit na ng mamatay. Medyo maigi, at mapapabilis na yun. Ano, reunion sa Panginoon. Mapapabilis na yung meeting sa Panginoon. Sabi nga niyo, believe is Christ, eh, Ang kanyang sabihin na irrelevant ang lahat. Hindi totoo yun.
ang doctrine, ilalagay na isang room sa utak natin, sa isipan natin na kahit sino lang pwede makatibag, pwede makadisturb sa isipan natin yung mga doctrines na yun. Kahit lahat na nangyayari sa paligid, puro negative, puro pangit. Parati pa yung nasa isip ko, God is in control. All things work together for good. Hindi na nagtataparang, hindi na nagtataparang, hindi na nagpapanik at hindi alam ang gagawin. Because of that. So, sana na-appreciate po natin yung mga ito. Hindi ho ito palaputi lang sa Bible para lang may mapag-usapan. Hindi ho. May value po ito sa buhay natin. May value sa practical natin buhay. Okay? And it's very God-honoring and humble. Napaka-humble. Tabi ito mayo, tabi ito mawasap ng langit. Brother James, tabi ito mawasap ng langit. Ang Diyos ang upala. Amen. 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 Amen.